Hello guys, nakakainis. Salita ko na salita, naka 6 minutes na ako. Yung pala hindi siya naka-open yung mic. Nainis ako. Ang dami ko na sinabi guys. Anyway guys, welcome back sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at mga nagla-like ng aking mga videos. Pasensya na kayo at hindi ako nakakapag-upload ng mga nakaraang araw. Siguro 1 week din yun, no? Kasi inaayos ko yung aking channel kasi for monetization na tayo guys. So masaya ako at nakapag-apply na rin ako ng monetization kay YouTube. So inaantay ko na lang ang lolo nyo sa kanyang email para malagyan na lang ng commercial o ng ads ang aking mga videos. So, pero kung alam ko nakikita nyo na yun na may mga commercial po ang aking mga videos, pero wala po akong natatanggap doon. Mautak si YouTube, kahit hindi monetized ang channel, nakakapaglagay sila ng commercial or ng ads. So wala kami nakukuha doon kahit na may commercial yon. So ngayon, pag na-monetize po ang aking channel is magkakaroon ako ng kita, kumbaga. So, pasensya na kayo guys, hindi ako nakapag-upload. Saka, ayun pa, naging busy pa ako kay Shiran. Kasi, tawag dito. Kasi guys, exam niya nung last week. 3 days last week. Saka, ngayon, meron pa siyang this week also, 3 days din. So, nakaraang week, review. Kailangan namin siya i-review para sa exam niya. Unang subject yung English. Pangalawa, yung math. Pangatlo, yung Nepali. Talagang pinuspos namin ang review sa kanya. Ano naman siya, okay naman yung mga sagot niya sa mga pinagawa namin sa kanya sa review. Yun lang sana, hindi lang mawala ang focus niya pag nasa school siya. Kasi ang problema kay Shiran, alam niya ang sagot, pero pag na-distract na siya ng mga nasa paligid niya, wala, nakawala na yung focus niya doon. So, imbis sa sagutan niya, ang dami niya mga pinagbubuting-ting, mga kung ano-ano. So, sana talaga ma-guide sila ng teacher nila na maayos sa pagsagot ng kanilang exam. Kasi yung unang niyang assessment, hindi ko lang napakita sa inyo guys, okay naman, maganda naman yung mga scores niya. Nepali lang, meron siyang problema sa Nepali noon, hindi niya paano talaga masyado yung lahat ng letters. Kasi yung iba hindi niya nasagutan, siguro dahil tinapos din sa oras o baka na-distract siya, ganyan. Pero the rest ng mga subject, math, English, sa kanyang Wonder World, at sagutan niya yan. Puro siya A. So, natutuwa naman ako at hindi ko kalahin na, okay naman pala si Shiran. So, ayun guys. Pero now, alam niya na yung Nepali. Alam niya na lahat ng Nepali letters. Kabisado niya na talaga lahat. At yung maybe 1 to 20 ng Nepali numbers, kabisado na rin niya. Isusulat na rin niya at alam din niya ang words. So, natutuwa naman kami at nakakabisado niya na. Kahit mahirap, pero nakakabisado na. Yun lang ang believe namin kay Shiran kasi hindi namin akalain na mabilis niyang matututunan ang Nepali. Hindi pa siya nakakapagsalita talaga ng straight na Nepali, pero yung mga words, may mga words siyang alam, yung mga expression din siyang alam sabihin. So, ayun. And yun lang guys. Kaya hindi ako nakapag-upload kasi na-busy nga ako guys. Tapos yun pa. May maganda rin balita. May nakabili na ng lupa namin doon sa Tuktok. Nauna namin pinakita sa inyo dati. So, makakapagsimula na kaming i-build ang aming house dito malapit sa inupa namin na bahay. Kasi ang hirap talaga mangupahan ng bahay, guys. Kung alam nyo lang, hirap. Wala kami sariling kusina. Tapos, yun pa, akyat baba kami. Napakahirap talaga. Nasa third floor kami. Ang hirap. So, hopefully, masimula na siya. Sabi nung construction na pagtanongan ni Amar, pag-inquire niya, within 3 months daw, magagawa yung bahay. Sabi ko, wow, ganun kabilis. Baka mamaya naman, mga ano lang yan, pichu-pichu lang yung mabilis lang masira or what. Pero sabi naman, daw niya, itong pre-propose sa kanyang idea is innovative daw. So, instead of yung dati, di ba yung mga haligi, yung makakapal, yung atang yung biga ba tawag doon, yung ganun. Di ba malalaki, matakaman talaga, semento. Pero ang gagawin daw ngayon is sa amin is may part na, ano daw, bakal. Sabi nila, mas maganda daw yun kasi
para sa earthquake. So, madali lang daw. I mean, maganda daw yung pag may mga earthquake kasi hindi siya agad-agad masisira. So, hindi katulad daw ng mga bricks talaga. Sabi ko naman, ah, okay. Tapos, ang bricks daw na gagawin, ewan ko lang kung matutuloy ito. Hindi yung typical na Nepali na yung mga square na rectangle na color orange or red orange. Hindi daw siya ganun. Ano daw yung talagang parang hollow block sa atin, guys. Pero innovative daw. Ewan ko, anong klaseng innovative. Kasi maganda daw yun. Maganda daw yun. Tinang. Nauna na yung ano ko, yung chika ko. Pero yung mga tutupi ko, hindi ko na nasimulan. So, yun nga. Sabi nung engineer, maganda daw yun kasi maganda sa pag-winter, hindi daw ganun kalamig. Tapos pag summer daw din, hindi din daw ganun kainit. Sabi ng asawa ko, sige, parang maganda yung idea na yun. Saka mas tipid nga din siya. Sabi nila yun daw ang bagong style ng mga, ano ngayon, yung mga bahay. Tapos maganda daw yung ganun kaysa yung mga typical na talaga yung mabibigat. Sabi ko, okay, tingnan natin. Pero sa engineer, yung design, kailangan namin sabihin kung anong klaseng style lang gagawin namin. Kasi sa amin, simple lang naman kasi two floors lang siya, guys. So, ayun, sasabihin namin kung ilang kwarto, kung ilan ang kusina, kung saan ang kusina, gano'n. So, yun ang kailangan namin discuss doon sa engineer na gagawa, na mag-design ng bahay namin. So, later guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang update ng aming pagpapagawa ng bahay. So, yun lang guys. Sana supportahan niyo pa rin ang aking channel. Please, please, please. At magkakaroon ng ads ang aking mga video. Sana huwag niyo po sana skip. Diba makaawa ko, huwag sana skip ang mga ads. Yun lang po. Iipunin ko yung mga makukuha. Actually guys, yung makukuha ko dito sa YouTube, iipunin ko siya kasi for the future of Shiran also. Even andyan naman yung tatay niya na magkagastos para sa kanya, sa school niya. Pero gusto ko pa rin maitulong din ako sa asawa ko kahit pa paano, kahit konti. Kasi nga, wala akong trabaho, sandito lang ako sa bahay, ako yung isang uli lang ina dito. So gusto ko din makatulong sa kanya. Kahit in simple way, kahit itong way na to, kasi ito lang naman ang pwede kong gawin ngayon, wala naman ako ibang pwedeng trabahuhan, kasi wala mababantay kay Shiran, so hindi na ako makakapagtrabaho dito, so ito na lang talaga ang way ko para makatulong kay Mister. So sana guys, supportahan niyo ako, please, please, please don't skip the ads. Pag may ads na ang aking mga videos, yun lang po guys. And maraming salamat sa mga subscribe sa aking YouTube channel at sa mga patuloy na nanonood, nagla-like, at nagko-comments. Thank you so much talaga. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe sa aking YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo pag may mga bago akong uploaded na videos. Yun lang guys, maraming salamat. Utang ko sa inyong lahat itong monetization YouTube. Maraming salamat. And see you guys sa aking next vlog.